aking pong mensaheng ibabahagi sa ating kalagitnaan ay pinamagatan ko pong sino siya. Sino siya? Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Samuel. Unang Samuel, Kabanatang 17. 1 Samuel chapter 17. At ito po ay isang buong kabanata. Ngunit, dahil po sa haba nito, hindi po natin mababasa ito ng buo, kundi atin pong lockdown naman, makuha lang natin ang pinakabukod ng kasaysayan. Simulan po natin sa verse 1. Ganito po ang sabi. Tinipon ng mga Filisteo ang kanilang mga hukbo upang makipagdigma at sila'y nagtipon sa Soho na sakop ng Juda at nagkampo sa pagitan ng Soho at Azeka sa Ephesdomim. Verse 2, nagtipon-tipon sila sa Saul at mga Israelita at nagkampo sa libis ng Elah at humanay sa pagkikipagdigma laban sa mga Filisteo. Tumayo ang mga Filisteo sa isang dako sa bundok at tumayo naman ang Israel sa kabilang dako sa bundok na may isang libis sa pagkita nila. At lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo ang isang pangunahing mandirigma na ang pangalan ay Goliath na dagagat na ang taas ay 6 na siko at 1 dagkal. Siya mayroong isang helmet na tanso sa kanyang ulo at siya may sandata ng baluti sa katawan. At ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. Ibig sabihin, 150 pounds. Verse 6, siya mayroong kasukotang tanso sa kanyang mga hita at 1 sibat na tanso na nakasakbat sa kanyang mga balikat. Ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga hahabi at ang dulot ng kanyang sibat ay may bigat na 600 siklo ng bakal. Ang kanyang tagadala ng kalasang ay nauna sa kanya. Siya'y tumayo at sumigaw sa mga hukbo ng Israel, "Bakit kayo'y lumabas upang umanay sa pagkikipaglaban? Hindi ba ako'y Pilisteo at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki mula sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y makakalaban sa akin at magpatay ako, magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung ako'y manalo laban sa kanya at mapatay ko siya, magiging alipin namin kayo at maglilingkod sa kanya." Ang maglilingkod sa amin. At sinabi ng Filisteo, "Aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Harapin ninyo sa akin ang isang lalaki upang maglaban kami." Nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, sila'y nanghina at lubhang natakot. Verse 12, si David nga ay, verse 17, makta tayo sa verse 17, ng 18, sinabi ni Jesse kay David na kanyang anak, "Dalhin mo sa iyong mga kapatid itong 1 ephah sinangag na trigo, at 10 tinapay at dalhin mo agad sa iyong mga kapatid sa kampo. Dalhin mo ito. Dalhin mo rin ang 10 kesong ito sa kapitan ng kanilang libo. Tignan mo kung ano ang kalagayan ng iyong mga kapatid at kumuha ka sa kanila ng palatandaan." Verse 21, ang Israelita, ang mga Filisteo ay humanay sa pakikipagdigma at pakikipaglaban, hukbo laban sa hukbo. Iniwan ni David ang kanyang daladalahan sa kamay ng tagaingat ng daladalahan at tumakbo sa hukbo at tumating at binati ang kanyang mga kapatid. Abang nakikipag-usap siya sa kanila, dumating ang pangunahing mandirigma, ang Filisteo na tagagat, na
Goliath ang pangalan mula sa hangay ng mga Pilisteo at sinabi ang gayon ding mga salita gaya ng una at siya'y narinig ni David. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ng lalaking iyon, sila'y tumakas mula sa kanyang harapan at takot na takot. At sinabi ng mga Israelita, nakita na ba ninyo ang lalaking iyan na umahon? Talagang umahon siya upang hamunin ang Israel. Ang lalaking makakapatay sa kanya ay bibigyan ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at magiging malaya sa Israel ang sambayan ng kanyang ama. Sinabi ni David sa mga lalaki na katayo sa tabi niya, anong gagawin sa lalaki makakapatay sa Pilisteyong ito at makapag-aalis ng kahiyang ito sa Israel? Sapagkat sino ba itong hindi tuling Pilisteyong na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? At ang taong bayan ay sumagot sa kanya sa gayunding paraan, gayon ang gagawin sa lalaki makakapatay sa kanya. Narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya magsalita sa mga lalaki, kaya ang galit ni Eliab ay nagningas laban kay David at kanyang sinabi, ba't ka lumusong dito? At kanina mo iniwan yung kakaunting tupa sa ilang? Nalalaman ko ang iyong kapangahasan at ang kasamaan ng iyong kuso sapagat ikaw ay lumusong upang panoorin ang labanan. Sinabi ni David, ano mga aking ginawa ngayon? Hindi ba't salita lamang? At tinalikuran niya si Eliab at tumungo sa iba at nagsalita sa gayunding paraan at sinagot siya ng mga tao gaya noong una. 32, sinabi ni David sa uli, huwag manghina ang puso ng sino man dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ng Pilisteyong ito. Sinabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ng Pilisteyong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa at siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang korderos sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay at aking ininiligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso at ang Pilisteyong ito na hindi tuloy ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pugo ng leon at ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan. Kanyang inilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuotan siya ng metal na saplot sa katawan. Ibinigay si David ang taba sa kanyang kasuotan at hindi niya magawang makalakad sapagkat hindi siya sanay sa mga ito. Kaya sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad, nagdala ang mga ito sapagkat hindi ako sanay sa mga ito. At hinubad ni David ang mga ninyo. Verse 14, pagkatapos ay hinawakan niyang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng limang makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol ng kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteyo. Dumating ang Pilisteyo at lumapit kay David na kasama ang kanyang tagadala ng kanyang kalasang na nasa unahan niya. Nang tumingin ang Pilisteyo at makita si David, ay kanyang hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa. Makulang isngi at may magandang mukha. Sinabi ng Pilisteyo kay David, ako ba'y aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Pilisteyo si David sa pamamagitan ng kanyang mga diyos. Sinabi ng Pilisteyo kay David, halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa ipapuwid at sa mga hayop sa parang. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteyo,
lumalapit ka sa akin na may taba, may maliliit at malaking siban. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwag kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng Filisteo sa mga ibon, sa ipapawid, sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ng buong kapulungan ito na hindi nadiligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, ang labanan ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aking kamay. Nang tumayo ang Pilisteo at lumapit upang salubungin si David, si David ay mabilis na tumakbo sa hanay ng labanan upang sagupain ng Pilisteo at ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinirador, tinamaan ang Pilisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasumsum siyang bumagsak sa lupa. Kaya't nagwagi si David laban sa Pilisteo sa pamamagitan ng tirador at ng isang bato. Ibinuwal ang Pilisteo at kanyang pintay siya. Walang tabak sa kamay ni David. Kaya't tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ng Pilisteo. Kinuha niya ang tabak nito at binunot sa kaluban. Kanyang pinatay siya at pinugot ang kanyang ulo. Nang makita ng mga Pilisteo ng kanilang pangunahing mandirigma ay patay na, sila ay tumakas. Ang hukbo ng Israel at ng Huda ay tumayo na may sigaw. Kinugis ang Pilisteo hanggang sa Gat at sa mga pintong bayan ng Ekron. Ang masugatan sa mga Pilisteo ay nabuwal sa daang patungo sa Araim hanggang sa Gat at sa Ekron. Bumalik ang mga Israelita mula sa paghapon sa mga Pilisteo at kanilang sinamsam ang kanilang kampo. Ginawa ni David ang puno ng Pilisteo at dinala sa Jerusalem. Ngunit kanyang inilagay ang sandata niya sa kanyang lona. Ito po ang salita ng Panginoon, kasaysayan po ni David at ni Goliath. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming pong pakikinig at ang aming pag-unawa sa tulong ng iyong Espiritu upang makita namin kung ano po ang kahulugan ng kasaysayan nito sa aming pong buhay bilang inyong mga tao. Makita namin kayo na pinakamataas, pinakadakila at pinakamarawanhati at makita namin ang aming sarili na kami po'y pinakamahina, makasalanan at walang magagawa sa aming sarili na kas. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Marahil nagtataka kayo bakit ko po pinamagatan ang ating paksa ngayon na sino siya? Sino siya? Una, kaya po ang ating pamagat ay sino siya sapagkat sa totoo hindi natin kilala si Goliath. At hindi natin kilala kung sino ang Israel. At hindi rin natin kilala kung sino ang David. Dalam natin ang Biblia, ang buong kasaysayan ng Biblia ay kasaysayan po ng katubusan, a redemptive history. At ang kasaysayan ito ay nakasentro kay Kristo sapagkat ang buong kasaysayan ng Biblia ng katubusan ay kanyang kasaysayan, his story. Sa simula pa lamang nang bumagsak ang tao kay Adan at kay Eva sa kasalanan, makita natin ang kapahayagan na inilabas na ang kasaysayan ng katubusan. Sapagkat doon pa lamang sa Genesis chapter 3, nagbigay nga ng pangako ng isang pangako, Messianic promise na mayroong isang tagapagligtas. Hanggang sa sumusunod, lahat po ng mga sistema, lahat ng mga paghahandog, lahat ng mga rituals na ginagawa, ito'y tumutukoy lamang sa dumarating at darating na tagapagligtas na walang iba kundi si Jesu Kristo. Kaya po, lahat po na nangyayari sa buong kasunatan, sa lumang tipan, ay may kaugnayan po sa redemptive history o katubusang kasaysayan.
na si Kristo ang nasa kalagitnaan, na siya ang pangakong tagapagligtas. At dito rin po sa ating binasan, ito'y may kaugnayan po sa katubusan na ginagawa ni Kristo. Nakita natin ang kasaysayan ito. Alam na alam natin ang kwento nito, David and Goliath. At marami na po ang sermong nagawa nito simula noong 1987. At marami na rin kayong narinig na mga mensahe tungkol dito, ngunit hindi ko masabing yun na nga ang totoong mensahe. Kaya, hindi totoo o hindi natin nakikita ang tumbo. Kaya, ang aking pamagat, sino siya? Alam natin, karamihan po ng pangaral, ang Goliath, ito yung ating problema. Na ano ang problema natin kung tayo tumulad kay David, tayo magtatagumpay, gaano mong kalaki ang giganting problema. Pero yun ba ang sinasabi? Yun ba talaga ang mensahe ng kasaysayan ito? Tanda natin, buong Biblia ay tumutukoy sa kasaysayan ng katubusan. Kaya, lahat po na nangyayari sa Biblia, lahat ng kasaysayan ipinasulat ng Diyos ay patungo sa kasaysayan sa krus ng Kalbaryo. Katubusan. Redemption. At ito'y napakalinaw sa ating sipi na binasa ngayon. Si David ay isang batang-batang pastol against Goliath, who is the public enemy number one. Now, tignan natin ang mga leksyon sa kasaysayan ito na ating sisimulan sa tanong. Una, sino si Goliath? Ikalawa, sino ang Israel? Ikatlo, sino si David? At pang-apat, ang mga leksyon. Nakabisado na natin kasaysayan ito, hindi na tayo magkasay ng panahon para basahin pa natin isa-isa habang isinasaysay ko ang kasaysayan. Unang-una, sino si Goliath? Si Goliath. Sa ayon sa ating binasa, siya po ay isang mighty warrior. Isa siyang dalubhasang mandirigma. At maliban doon, siya po ay isang higante. Sa ayon doon sa verse 4, siya isang higante. At walang sino mamaring pumantay sa kanya. Ang mga tao ay hanggang kanyang siko lamang. Ang mga tao. At mayroong pinakamataas naman na tao sa Israel, walang iba kundi si Saul. At maliban dito kay Goliath na talagang napakatakot, nakakatakot dahil napakalakit na pakataas na niya. Siya ay isang mandirigma, trained mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyang ito. At mayroon siyang pambihirang sandata sa na kanyang taglay. Sa katugnayan, mayroon siyang tagadala ng kanyang sandata sa kanyang espada. At ang kanyang sipat ay kasing bigat ng halos sa mabigat pa sa tao ang kanyang sandata. Siya ay kinatatakutan ng lahat ng tao. Ito ang problema ng bayang Israel sa time na ito. Ito ang pinakamalaking problema ng bayang Israel. At tanong ko sa inyo, ano ang pinakamalaking problema ng tao ngayon? Maaaring sasabihin niyo, ang pinakamalaking problema ko ay ang aking sakit na cancer. Ang pinakamalaking problema ko ay ang aking anak ay mayroong sakit na walang kagalingan. At sinabi ng doktor, siya tinataningan hanggang 20 years old lamang siya. Pinakamalaking problema ko yan. O di kaya, sasabihin ng mga tao, ang pinakamalaking problema ko ay kawalan ng pera. Wala akong pera, walang trabaho, walang magandang negosyo. Pero tandaan nyo, meron man kayong malaking pera, mapapaimpyerno pa rin. Mayroon man kayo magandang kalusugan, impyerno ka pa rin. Pag samasamahin na natin ang problemang binabanggit ng tao, hindi pa rin yan ang pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan.
Sapagat kahit ang munting kasalanan, yan ang magdadala sa isang impyerno sa dagat-dagat ng apoy. Pagsamahin mo ang kalusugan, pagsamahin mo lahat ng pera sa mundong ito, mismo ang daigdig nito ay maging pera mo na, impyerno ka pa rin kung mayroon kang kasalanan. Kaya ang kasalanan, ang pinakagulayat ng lahat ng tao. Yan ang gulyat. Dahil hindi yan matutugunan ng lakas ng tao. Hindi yan matutugunan ng sino mang tao. Kasalanan ay kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano sinasabi niyo? Yung pera ang problema, yan ang higante niyo. Ang mga pagsubok, yan ang higante. Katiting lang po yan sa totoong problema ng tao. Kasalanan. May kalawang tanong. Sino ang bayan ng Israel? Sino ang bayan ng Israel? Hindi si David lamang ang nakikita natin at hindi makikita ang bayan ng Israel. Pero ang tanong natin, paano ba nagkaroon ng Israel? Paano nagkaroon ng Israel? Eh, may po sabihin ng Israel. Sa lahat po ng bansa, sa buong daigdig, sa lahat po ng bansa, napakaraming bansa sa buong daigdig, ngunit mayroong Israel. May piniling Israel. Ibig sabihin ng Israel? Ano ibig sabihin ng Israel? Ito ay prinsipe ng Diyos. Now, kung atin titignan sa Deuteronomy chapter 7, verse 6, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon upang Diyos o pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Ano pong sabi? Sa lahat po ng bayan sa balat ng lupa, may pinili ang Diyos na bayan na kung tawagin ay Israel. Sabagat, ang Israel po ay banal ng Diyos. Bakit po? Sabagat sa lahat ng balat ng bayan, pinili siya, binanal siya. Siya po ay itinalaga. Tulad po ng araw ng Sunday. Sa araw po ng Sanlinggo, mayroong pito. Yung anim na araw, gamitin mo yan sa gusto mong gamitin. Sa anong paraan, anong trabaho. Pero ang araw ng Linggo, banal mo yan. Dapat ibanal mo, i-separate mo lahat ng gawain ng Sunday sa lahat ng gawain ng 6 days. Kaya ang araw po ay binanal ng Panginoon para sa Kanya. Wala tayong pakialam dito. Hindi natin pwedeng nakawin ito. Hindi natin pwedeng gamitin sa ating sariling kapritsyo. Hindi natin pwedeng gamitin ang araw ng Panginoon para sa ating pansariling kapakanan. Kundi ang ating pong gagawin sa araw sa Sunday ay para sa Kanyang kapakanan. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurian. Kaya po, ang araw ng Sunday ay banal. Ibig sabihin, hiwalay sa araw na araw. Banal. Ganun po ang Israel. Sa lahat ng bansa, sa balat ng lupa, pinili sila upang kanyang maging pag-aari, upang ang bayan niya ay magbigay kaluguran sa kanya, upang sila ay maging ilaw sa buong daigdig na magliwanag. At ang liwanag na makita ng lahat ng bansa ay ang liwanag ng Diyos na pumili sa kanila. Kung tawagin, ang Israel po ay piniling bayan. At ngayon po, ang sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 4, ang pagkakapili po ng mga tao ng Diyos, hindi batay sa pagkakapili ng Israel, sapagkat sila po ay corporate, isang national, bansa po silang pinili. Hindi po sa kaligtasan. Pero may naliligtas dyan, pero ang pagpili po ng Diyos sa mga tao na ligtas, bago pa lamang likhain ng mundo, may pinili ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 1. Chapter 1 verse 4. Natingnan natin ano pong katangian ng Israel, noong literal na Israel, kung bakit sila pinili ng Diyos. Tuloy natin sa ating pagbasa kanina. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 8. Chapter 7 nito.
kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil kayo'y mas marami kaysa rin mang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Wala pong batayan ng Diyos, bakit pinili ang bayan ni Israel? Hindi dahil sila'y marami, hindi dahil sila'y kunti. Wala rin batayan ang Diyos sa atin kung bakit tayo pinili upang maging Kristiyano. Hindi dahil sa ating pagsusumikap, hindi dahil sa ating pagiging reliyoso, hindi dahil sa ating pagiging mabait, kundi walang batayan. Sapagkat ang pagpili ng Diyos sa mga Kristiyano bago pala maglikhain ang mundo. Verse 8, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at inubos kayo sa bayan, sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ng paraon na hari. Isa lamang pong dahilan bakit pinili ng Diyos ang bayan Israel. Hindi dahil sa kanilang katangian, hindi dahil sa kanilang kakayanan, kundi dahil inibig sila ng Diyos. Now, dito na makita na totoong pag-ibig, ang godly love, hindi batay sa emotions, but batay on His will. Now, alam naman natin, pag-ibig ay na talagang punong-punong tayong damdamin. Pero, yung ating pag-ibig na may damdamin, kailangan dapat umirang ang pag-ibig ng kalooban. Magbago man siya, anuman ang maging anyo niya, ay kalooban mong ibigin siya hanggang kamatayan. So, inibig ng Diyos ang bayang Israel, hindi dahil sila ay mabuti, sila ay masikap, no? Eh, tanda natin, kung ikaw'y ligtas, hindi ka naligtas dahil sa iyong pagsisikap. Hindi ka naligtas dahil sa iyong kabutihan. Hindi ka naligtas dahil sa iyong pagsapi sa reliyon, no? Naligtas ka dahil pinili ka ng Diyos. Inibig ka ng Diyos. Kaya ang ating naligtasan, biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, ito pong bayan Israel ay kanyang pag-aari upang magbigay luwalhati sa Diyos. O ikaw'y Kristiyano, ikaw'y tinawag, hindi para mamuhay kang malaya kung anong gusto mo, kundi namumuhay ka sa mundong ito to be holy and without blame. Upang ikaw ay mamuhay na magbibigay luwalhati sa Diyos, anuman ang talagayan mo. Ito ang nais ng Panginoon. At ito ang Israel. Now, ang sabi po rito, sa kalagayan ito, ang Israel, bagamat sila ay tao ng Diyos, pero sa katotohanan, alipin sila sa takot. Alipin sila ni Goliath. Wala silang lakas, wala silang kapangyarihan, wala silang magagawa, wala silang masasabi laban kay Goliath. Alipin sila sa sumpak ni Goliath. Alipin sila sa takot ni Goliath. Wala silang magagawa laban kay Goliath. Maging ang kanilang pinakapunong hari na si Saul, na pinili ng mga tao at pinibigyan ng Diyos yung gusto ng mga tao, katangian ni Saul, yan ang ginawa ng Diyos na ibigay. Yan ang gusto ng katangian. Ito ang hari ninyo. At makikita natin sa 1 Samuel chapter 9 kung sino si Saul. Basahin ko lang yung 1 Samuel chapter 9 kung sino si Saul. Ang sabi, siya'y may isang anak na lalaki na ang pangalay Saul. Isang makisig na kabataan. Napakagwapo nitong si Saul. Sa mga anak ni Israel ay walang higit na makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat, paitaas, ay higit siyang matangkad kaysa sino man sa taong bayan. Now, makita mo, pagsamahin mo ng lahat ng tao sa Israel, may makita ka sa gitna na lakpas. Hanggang balikat lang ang mga tao, walang iba kundi si Saul. Yun ang pambato ng sanlibutan. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. Yun ang katangian ng kanilang pinili upang maging pinuno nila. At sinalikuran nila ang Diyos. Ngunit, maging si Haring Saul nanginginig sa takot. Wala siyang magawa. Taglay ni Saul ang training. Taglay ni Saul ang lahat ng kasuotan bilang mandirigma. At siya'y kilala sa mandirigma. Pero sa time na
na ito, nanginginig siyang kasama ng buong bayang Israel kay Goliath. Wala silang magawa. Ito ngayon ang pinakamalaking problema ng Israel. Pinakamalaking. Wala magawa. At sa atin din, pagsamasamahin mo na yung mga papa, pagsamahin mo na yung mga bagong presidente, pinakamataas na tao sa mundong ito, lumaban laban sa kasalanan, wala pong magagawa. Ang pinakamataas na reliyon, hindi kaya magpatawad ng kasalanan. Lahat ay alipin sa takot, lahat ay alipin sa sumpa. Yung pong pinakamalaking gulayat sa buhay ng tao, ang kasalanan. At ikaw, kung wala ka pang Panginoon, wala ka pang relasyon kay Kristo, kahit maganda pa ang buhay mo ngayon, alipin ka ng kasalanan. At ang kasalanan yan, ang siya magdadala sa iyo doon sa dagat-dagat ng apoy. Huwag mong pagmalaki ang buhay mo ngayon, sapagkat ang buhay mo'y bilang na sa mundong ito. Wala sa atin dito aabot ng 150 taon. Ang sabi sa Biblia, tayo mapalad na kung umabot pa tayo ng 80, sapagkat 70 lang po ang talagang limitasyon ng buhay. Ngunit ang karagdagang doon sa 70, ito ay bonus na para sa atin. Dapat na tayo magpuri at magluwalhati sa Diyos. Nang kauli-uli natin buhay simula 70 up to 100, dapat natin italaga na sa Diyos, sapagkat siya lamang ang nagdugtong ng ating buhay. Walang magandang. Maging ang pinaka-gobyerno, pinaka-mayamang bansa sa mundo ito. Even America, United States, even China, Russia, hindi sila maaaring humarap sa kasalanan. Lahat ng tao, mababa, walang reliyon. Yan po ang bayang Israel sa ating panahon. Kumikilala sa Diyos, pero alipin ng kasalanan. Delikatlo, sino si David? Sino si David? Dito po sa pangyayaring ito, si David po ay isang paslit na dumating sa eksena na hindi inaasahan siya magiging tagapagligtas ng bayang Israel. Laban kay Goliath. Pero isasayin natin, sino si David? Patay po sa kasaysayan, siya po yung anak ni Jesse. Si Jesse po ay may takot sa Diyos. Lahat ng kanyang mga anak ay tinuturuan niya sa daan ng Diyos. Mga magulang, tandaan niyo ito. Huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak na magtampisaw sa kasarapan ng salibutan ito. Mapapahamak sila. Tumulad kay Jesse, bagamat siya'y tahimik na tao. Pero makikita natin ang kanyang mga anak lingkod sa bayan ng Israel. At isa si David, ang pinakabunso, pinakapasli, ay naging tagapagligtas ng buong Israel. Sino ba si David? Si anak ni Jesse. Anak na masunurin sa utos ng kanyang ama. Isang bata na masunurin sa kalooban ng ama. Pag sinabing magpastor ka, nagpapastor siya. Pag sinabing magdala ka ng pagkain at iyong suriin ang iyong mga kapatid, agad siya tumatakbo. Siya'y utusan. Kung ituring ng mga tao, siya yung anak na laging nagluluwalhati sa kanyang ama. Nagbibigay palagi ng kasiyahan ng kalooban ng kanyang ama. Ni hindi siya makita ang siya ay nagreklamo sa ama. Isang mapagpakumbabang pastol. Kagaya na sinabi ko sa inyo, yung pagiging pastol, akala natin maganda tignan dahil sa dekorasyon ng Belen sa Christmas. Pero pastol po, pinakamababang uri ng trabaho sa time na ito. Pinakahamak po na trabaho ito. Pinakabaho, mabaho po ito. At yan po si David, isang ordinaryong paslit na pastol. Pero, isa pang bagay na makikita natin kay David, siya po'y sinugo ng kanyang ama upang tignan, upang bisitahin ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid. Ano na ang nangyari? Sila'y nasa gitna ng digmaan. Hindi niya alam kung sino kanilang kaharap.
madali itong nautusan sa isugo ng Ama. Upang tustusan ng mga kapatid sa kanilang pangangailangan, siya nagdadala ng mga sandwich, siya nagbibigay ng mga klase ng pagkain, ito para sa iyo, kuya, ito lahat. Siya po ay isang sinugo. Pero hindi alam ng lahat na siya sinugo magiging tagapagtanggol ng kanyang mga kapatid. Ikatlo, sino si Tabi? Anak siya ni Jesse, anak na sinugo ng kanyang ama, ngunit anak na tinanggihan ng kanyang mga kapatid. Hinamak, nilait ng kanyang mga kapatid. Makita natin sa chapter 17, verse 38, nung marinig ni Eliab ang kanyang kapatid na nagtatanong sa mga tao, ano ka mo ang magiging gantimpala na sino mga makakapatay sa Pilisteyo ito? Itong Pilisteyo ito na hindi tulit? Hahamak sa inyo? Humahamon sa upo ng Diyos? Sino ba ito? Ang sabi ni David, bakit hindi kayo makahalap dito? Akong haharap dyan! Akong kakalaban dyan! At naharinig ito ni Eliab. Abay! Umuusok sa galit si Eliab. Nilait niya ang kanyang kapatid. Minaliit niya ang husto. Isa ka lamang pastol. Ang sabi sa 28, narinig ni Eliab ng kanyang pinakamatandang kapatid nang siya'y magsalita sa mga alalaki. Kaya't ang galit ni Eliab ay nagningas laban kay David. At kanyang sinabi, bakit ka lumusong dito? At kanino mo naihiwan yung kaunting tupa sa ilang? Nalalaman ko ang iyong kapangasan at ang kasamaan ng iyong puso. Sa pagkat ikaw ay lumusong upang panoorin ang labanan? Nilalit siya. At maraming nakarinig, lahat ng kanyang kapatid, lahat ng kasama niya, nilalit si David. Saan, David? Anong ginawa ko? Ano yung salita lang na may sinabi ko? Wala akong ginawa. At siya ay tumalikod. Tinalikuran niya kanyang kapatid na si Eliab. At hinarap niya ulit mata, ano ka mo? Sinabi. Ang sabi ni David, natatakot kayo dyan. Wala kayong magawa. Maging ating hari, nagtatago sa kanyang total. Akong lalaban siya. Kumalat yung balita niyo. Kumalat siya pong palibot at nakarating kay Saul. Aba si Saul, galit siya. Nagagalit siya kay David. Sino ba ito? Ay yabang-yabang nito. At pinatawag siya. At tinignan ni Saul, si David. Ito ba yung nagmamaya mo? Siya nga harap. Kami na nga ito, ilang libo kami rito, milyon. Hindi makarap at ako pinakamalaki. Sino ba ito? At nagkwento si David. Pero nung ginawa ni Saul, 31, 33, nang marinig ang mga salita ng binigkas ng David, ito ay kanilang inulit sa harap ni Saul. At siya ipinasundo niya. Wala na magawa si Saul eh. Alam niyo, pagkatakot ka na, kahit anong gusto mong balita, eh, pwede mo nang pakinggan. Wala ka magagawa. 32, sinabi ni David kay Saul, huwag mahina ang puso ng sino man dahil sa kanya. Mga hari, ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ng Pilisteyong ito. Ang sabi niya, ako nalaban. No. Ano maging damdamin mo kung ikaw yung pinili ng mga tao? Ikaw yung tinaas, ikaw yung pinoto. Kung ikaw si Duterte. Huh? At pupunta ka ron. Ni sa barangay, wala kang katungkulan. Mga Presidente, ako lalaban sa China. Ako lalaban kay Trump. Ako lalaban kay Dilima. Ako lalaban kay Terianes. Sa'yo yung sponsor ni Duterte, nabuwang ka? Nasira ka ng ulo? Verse 32, sabi niya, humihin ang puso ng sino man dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay hahayo na labanan ng Pilisteyo ito! At sinabi ni Saul sa kanya, di mo kahit ang labanan ng Pilisteyo ito! Nagbibiro ka ba? Kami nga ito, nanginginig na nga, pinapawisan na kami malamig mula sa ito. Dahil sa takot na ito,
hindi mo kayang labanan ng Pilisteong ito sapagkat ikaw ay bata pa. Pilit ka pa. At siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Hindi na mo ba yun, Toy? Ha? Mula sa kanyang pagkabata, ngayon higante na. Ay mandirigma na. Naunawa mo ba yun, Toy? Anong mong sabi ni Tepi? Nagpatotoo si Tepi ng kanyang karanasan tungkol sa Diyos. Hindi niya pinagmalaki ang kanyang sarili. Bagamat pinakita niya kung papaano siya naging managumpay sa kanyang kaaway, pero sa likuran ng kanyang pato, hindi sa aking lakas. Not by might, but by the Spirit of 34, ang sabi niya. Ngunit sinabi ni David isang, ang iyong lingkod ay nag-alaga ng mga tupa para sa kanyang anak. Yan po ang aking may pagmamalagay sa inyo. Tagapag-alaga po ako ng tupa ng aking ama. Pero kapag may dumating na liwan, alam ni Saul yung liwan. Alam ni Saul yun. At pag may dumating na oso, lalo na, mas malilipas sa liwan yung oso. Sabi niya. At kinukuha ng isang kordero sa kawan, sabi ni Saul, oh, tuloy. Tuloy. Makataos, anak ka, anak. Ay, hinahabol ko siya! At aking pinapatay! Oo? Totoo ba yan? Sabi siya. At aking iniligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kalahin mo yun? Hindi pa nakakagat, hindi pa nadudurog yung buto ng tupa sa bibig ng leon at oso. Napakabilis ni David kapag tinawa ka niya agad doon, ligtas! Alam naman natin, mismo doon sa panahon ni Daniel, na ang mga leon ay tumahimik kay Daniel, pero nung ihulog ng hari, yung mga nagbantay, nag-asuka, akusakin kay Daniel, hindi pa sumasayang sa lupa yung mga tao, sinasakpang ng leon, buwasak agad ang kanilang buong katawan. Pero dito, inaago agad ni David. Sino mas mabilis? Ang liwa ko si David. Tapos si Flash dito. Ang sabi niya, at aking iminiligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako, ay aking hinahawakan sa ama. Aking sinasaktan at pinapatay. Tutoy lang. Sa Urpa. Ada. Pusipin talaga. Yapang mo naman. So, anong ginawa ni sa Urpa? Ganun eh. Kaya pa lang namin. Sige. Ito ang kasuotan ko. Kuparin ko lahat. Hinubad ni Saul ang kanyang kasuotan, kanyang helmet, kanyang espada. Pinasuot kay David. Ano yun? Tulong ni Saul. Well, maaaring relihiyon na yun. Tutulungan ka para ikaw ay humara sa problema. Pero hindi tulong ni Saul yun. Yun ay panlalaig kay David. Gusto pala ka rin maging hari ah. Sa kwento mo yan. O sige, ikaw na magsuot ng aking kasuotan bilang hari. Hindi ba't ganun ang ginawa ng mga tao kay Kristo? Siya inibaran at sinutan ng balabal at sila yung muyukod at kumuha ng tabot. Kinurunahan nila ng tinik, din bilang panlalait, hari ka pala, ikaw na ang hari namin. Hindi ba dito yung magalaro kay Kristo? Panlalait ito ng pinakapuro reliyon sa taibdig. Tapi ni kanilang pinapalagay siya yung tagapagligtas ng sanlibutan. Sige, sopo. Pero hindi naman sabi, sinuot niya. Biro mo yung kanyang vest lang eh, hanggang 20 na, kasi malaki siya siya, eh, maliit lang si David. So, kakawag-kawag siya. Nilagay pa rin siya, boom, sayad pa sa lupa. Sabi David, hindi ko kaya suot ito, hindi ako sanay dyan. I'd rather have my sling. Kung saan ako ginamit ng Panginoon sa pamagitan ng tirador by faith, ito ang gagawin.
pagkat ang labanan ito hindi sa pamagitan ng armas, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Nilait si Jesus ng mga tao na kanyang iniligtas. Ano na, hindi po titulo, hindi posisyon ang kasagutan ng sanlibutan upang ang tao ay mabago at maligtas sa kasalanan. Kay Kulia, hindi kaya. Kundi ang magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Ang tingin ng mga tao sa kakayanan ng Diyos, walang silbi, kailang tulungan natin ang Diyos. Sumampalatay ka sa Kanya, pero gawin natin ang lahat ng mga gawin natin para tayo maligtas. Ganun po ang turo ng reliyon ngayon. Maging sa Christianism. So, wala na magawa siya sa mga. Wala na siya ng choice. Yun ang kailangan dun eh. Kaya isuko mo ng lahat ng lakas, lahat ng iyong pwersa, lahat ng iyong kakayanan, lahat ng iyong titulo, at lahat ng iyong hukbo. Isuko mo na, wala ka na magagawa kay Goliath, kundi malibang ipagkatiwala mo na lamang, who knows? Sabagat ang totoong pagtitiwala at panampalataya, yun ang kailangan mo sa isang paslit, sa isang substitute. Pagkatiwalaan mo si Kristo na siya ang makakapagligtas sa iyo, na siya ang makapagpapatawad ng iyong kasalanan, siya ang kahalili mo sa kamatay na dapat ikaw mamatay. Siya ang humalili sa krus, siya ang umako ng iyong kasalanan. Hindi siya ang kabutihan, hindi siya ang pagbabago ng reliyon ang kasalanan, kundi magtiwala sa hinahamak ng mundo na si Kristo. Kapatid, kaibigan, kung yan pa rin ang paniniwala mo ngayon na ikaw ay maliligtas sa iyong lakas, sa iyong paraan, mapapahamak ka. Sapagkat hindi yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang pagtitiwala kay Kristo. Siya lamang makakasagot ng iyong kaparusahan sa iyo. So ngayon may kita natin si David. Sino si David? Siya ngayon ang humarap sa pinakamalakas, sa pinakamatangkad, pinakahigalting kaaway, pinakamalaking problema ng tao. Si David. Siyang humalili sa kahinaan ng buong bayan Israel. At tignan ninyo, nalumapit si David kay Goliath. Anong ginawa ni Goliath? 41, 44. Ang sabi sa 41, dumating ang Pilisteo at lumapit kay David na kasama ang lalaking tagadala ng kanyang talasag na nasa unahan niya. Nang tumingin ang Pilisteo at makita si David, ay kanyang hinamak. Hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa. Mapula ang kanyang pisngi, ibig sabihin, very cute. Alam mo yung pagsabi, very cute, hindi ka ito yung mga kapatid. Karami sa atin ngayon, baka very cute ang pisngi ng isang lalaki. At matipunog, dinikapo. Pumili ka ngayon ng babae, dalaga, kung malaki yung tiyan, nakakasiguro ka. Pero kung cute, ang buhok, ang suklay, at ang mukha ay parang nakamakeup din kung babae. Pero sa time nito, yun ang tingin ni Goliath, ipinapakita na paano hinamak si Jesus na walang anyo ng pagiging mandirama. Wala yung tapang. Wala yung sigat sa kanyang mata kung di ba pagpapapapa. Na lumapit. David, laban sa kanya. Hindi sa lakas ni Jesus, hindi sa kanyang kapangyarihan upang kanyang patayin ang kaparusan ng kasalanan, kundi sa kanyang pagpapakumbaba. Anong alipin at alipin pa ng mga alipin hanggang sa dulo ng kanyang kamatayan. Sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba? Ay aso? Na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkot? Ano ka? Baling? Now, nagtagal natin, sabi lang, masyadong direkta lang sinabi ng Panginoon dyan. Pero alam mo nung, pag naluya ka, may patawa pa, di ba? Diba? Ganun tayo eh. Pagka mayroon tayong pinapalto, ganun kayo si David, si Goliath. May lalapit
dati may tungkol. At nilait ang Pilisteo si David sa pamagitan ng kanyang mga Diyos. Alam mo, yung aking Diyos, si Bene Maria, kaya kang pagsara ng bintana sa langit. Hindi ka sasamba kay St. Christopher, babahayin kayo, hindi kayo makakatawid. Pag hindi ka nagdasal kay San Isidro, wala kayong ani sa inyong bukirin. Ay sabi ng Pilisteo, yabang niya, halika! 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 Ikaw ang situation dito ngayon. Halika, halika, halika! Sabi niya sa verse 4, halika! At yung katawan mo niya, naliit-liit, no? Kukunis-kunisin ko yan. At ibibigay mo sa mga ibong, patuwa. Pagkain. Sa libre. Halika, at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon, sa ipakuwin, at sa mga hayop sa pari. Wow. See, ganun po katindi ang kasalanan. Ang kasalanan na siya umaalipin sa atin, makapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya niyang ibigay ang gusto mong gawin. Yung gusto niyang ibigay sa iyo. Ngunit, itiris-tirisin ka doon sa dagat-dagat at apoy ng kasalanan. Pero tanda natin, ang kasalanan hindi nagpapakita yan ng itiris-tirisin ka, kundi papakita ng sarap sa iyo. Pero si David, hinarap niya si Goliath, hindi sa kanyang lakas, kundi sa pagsunod, pagtupad sa kalooban ng kanyang lakas. Si Kristo ay iyon. Ang sabi ni David sa verse 46, sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Hindi sinabi ni David, ha! Eto! Patay ka nito, mga braso kong ito. No? Sabi niya, sa araw nito, ang Diyos ang gagapi sa iyo para ibigay sa akin. Hindi siya nagtiwala. Pero ang reliyon ngayon, sundin mo lang ang pitong Biyernes, manalangin ka ng Ave Maria. Pag nag-umpisa ka, mag-umpisa ka lang Ama namin ng 15, pag dinamari 6, saka Glory Be 50. Absolute ko na sa kasalanan. Yan ang reliyo. Pero sabi ni David, ang Panginoon bibigay sa iyo sa aking mga kamay. At ito ngayon ang sabi sa 1 Corinthians 6. Sa araw nito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita. Ibubuwal kita. May katungkulan din tayo ibuwal. Pagamat ibinigay na ng Diyos, may katungkulan tayong ikumpisal, ihayag, aminin ang ating kasalanan, at pupugutin ko ang ulo mo. Pugutan mo ng ulo ang kasalanan. Ibibigay ko ang aking mga bangkay, ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa Papuwi. Nakita nyo? Si Goliath lang ang mapatay ni David, buong hukbo ng Pilisteo kasama ng mga at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw nito upang malaman ang buong lupa na may Diyos sa Israel. At nagharap sila. Si Goliath, may kasama siya tagadala. Ha! 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 Alay, titirisin kita. Bibigay ko yung mga laman mo sa mga ibon at sa mga hayop. Ang sabi ni David, lumalapit ka sa akin na may kapangyarihan ng sibat at maraming mga sandata. Ngunit sa akin, bibigay ka ng aking Panginoon sa aking mga kamay. Ibibigay ko lahat ng bangkay ng mga Pilisteo sa mga hayop at sa mga ibon. Ikaw, pupugutan kita ng ulo ngayon. Pagkilos ni Goliath, patungo kay David, inunahan ni Goliath. Habang tumatapos si Goliath, kinuha niya ang bato, isa sa mga bato ang kanyang tinipon at sinunod niya sa kanyang tirador at kanya itong binitiwa na tumama sa sintido ni Goliath at siya bumagsak na patog. Harap ang
mukha. At tumak po si David sa likuran nito, kinuha ang espada at pinugutan ang ulo. At pagkatapos na makita ng mga Pilisteo, patay na ang kanilang bayani, nagtakuhan sila. Anong ginawa ng Israel? Kanilang hinabol ito. Tinapos nila. That's conversion. Yan po ating katungkulan. Na ano bang mga galamay ng kaaway ang kasalanan na magdadala sa ating San Pietro, andyan yung ating emotions, andyan yung ating anger, ang bitterness, tayo po ang siyang gagapin niya. Katungkulan natin, napatayin ang lahat ng ibang mga kasalanan. At tinugis ng bayan Israel, nagsigawan sila, we are more than conqueror. Bakit po? Si David lang ang lumaban sa kanilang kaaway. At nakuha na nila lahat ng sarusang, lahat ng pangako. To be holy, to be righteous, to be a good person, to be a good Christian. Kuha natin lahat yan. Sakupin natin. Sakupin natin. Natagumpay na tayo. Pero kung ganito sa ating buhay, mga kapatid. Tandaan palagi. Hindi ang iyong trabaho ang pinakamalaking problema. Hindi yung kalusugan. Hindi ang aking karamdaman. Bakit ako magpapaalipin dito sa karamdaman ito? Kung ako'y magpapaalipin dito, sundin ko siya kung gusto niya sa akin, ako'y kanyang lumpuhin, hindi ko maluwa natin, Diyos. Hindi ang problema natin. Even though we are Christians already, but still we have that remaining sin. At ang remaining sin niya, hindi pa natin kaya yan. Bagamat mayroon tayong kapangyarihan, gawin ito, pero we have to do it. Tsukpuin natin, labanan natin, magpursige tayong lumapit sa trono ng Diyos. Huwag tayong magpaalipin sa problema, kalungkutan, bitterness, anger, jealousy, huwag tayong magpaalipin dyan. Huwag tayong palipin. Tumayo tayo, lumakad tayo. Ipakita natin kay Satanas sa mundo na hindi niya tayo maaaring alipinin sa ating karamdaman, sa ating kahinaan, sa ating kawalan, sa ating pagkagutom para sa umpahin ng Diyos. Sabagat ang Diyos ang siyang tumalo ng ating pinakamalaking problema. So therefore, i-conquer natin ang lahat ng galamay ng gulayat na yan, ng kasalanan. Alam nyo, matanda na po yung kaaway natin si Satanas, hindi siya nagbabago ng kanyang paraan. Dadayahin ka pa rin. Paniniwalain ka sa lahat ng kasinungalingan na sa iyong isipan, na sa iyong puso. Paniniwalain ka na hindi mahalaga ang Diyos, na hindi mahalaga ang magiging patutuo, hindi mahalaga ang pagbabasa ng Biblia, hindi mahalaga ang pag-attend ng prayer meeting, hindi mahalaga ang pagsamba. Paniniwalain ka ng kasalanan yan. At hindi mo alam, naalipin ka na. Ikalawang dapat natin alahanin, lalo sa ating mga bisita, sa mga wala pa pong totoong relasyon kay Kristo. Lahat ng tao patay sa kasalanan. Ibig sabihin po ng patay sa kasalanan, lahat tayo patay. Nung ako hindi pa Kristiyano, lahat tayo patay sa kakayanang espiritual para tayo maligtas. Walang sino mang maaaring makagawa ng espiritual na bagay para siya maligtas. Tanging si Jesus Kristo. Lahat ng pagsisikap mo, relihiyoso lang yan. Lahat ng ginagawa mong kabaitan mo, pagiging pasan-pasan ka ng gusto, palatigo-latigo ka, lahat yan. Isang data ng kaaway sa Satanas. Pinapaniwala ka na ikaw na nagiging matuwid sa mga bagay na yan. Pero yan siyang sampal ni Kristo kung yan ang paniniwalaan. Huwag kang palipin. Ginapi na ni David ang Goliath. Sakupin na natin ang ating masasamsam. Samsamin na natin. Huwag mo ipagmalaking sarili mo, kaya kong pigilan ang bisyo ko, kaya kong pigilan ang kasalanan ito. Hindi mo kaya yan hanggat hindi mo sinuko sa ating Panginoon at mamuhay ka sa ayon sa tagumpay na binigay ng Diyos sa iyo. You are a new person. And whoever, sino mang na kay Kristo, siya ang bagong tao na nakulanin mo na. May kapangyarihan ka ng baguhin ito sa araw-araw. Ganun tayo ka kainutil pagdating sa spiritual na bagay.
kahit ang pinakamataas na leon, pinakamataas ang tao, hindi ka matutulungan. Kasi maging sila man, wala silang magagawa sa kanilang sariling kasalanan. Pero salamat sa Diyos sapagkat isinupo ng Diyos ang kanyang bugtong anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Kay Kristo may pag-asa tayo. Si Kristo na hinahamak ng maraming relihiyon sa mundong ito. Kung ano mong tinatawag nila kay Kristo, kaysa tao lamang, kaysa utusan lamang, kaysa multo lamang, hinahamak nila ito. Pero itong magiging tagapagtanggol nila at tagapagtanggol natin. Siya lamang ang may kakayanan tumalo kay Gulyan ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hinihikaya ito kayo, mga kapatid, mga kaibigan, isuko nila buhay mo kay Kristo. Huwag kayong magtiwala sa inyong paniniwalang relihiyon. Huwag kayo magtiwala sa inyong ginagawang mabuti. Kayo'y mabait. Kabaitan hindi po magdadala sa iyo sa kaligtasan. Kabaitan mo ay magdadala sa iyo sa kapamakan. Sapagkat paniniwalaan ka na hindi mo na kailangan si Kristo, maging mabait ka lamang, maging masunurin ka lamang, anak, hindi po yan ang kaligtasan. Yan ay mga tiratirang sundalo ni Goliath. Kaya ngayon, mga kapatid, kaibigan, isuko mo ng buhay mo. At tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayong patalo, huwag tayong padaig, huwag tayong paalipin. Patay na po ang kasalanang magdadala sa impyerno. Ngunit ang kanyang galamay, ang mga Pilisteo na mga sugatan na ay kailangan nating hapulin, tugisin at samsamin ang ating para sa atin. We claim what is ours. Tulad po ng Israelita, ang Kanaan ay binigay na. Kailangan lang nilang sakupin ito nang sa ganun makapanirahan sila sa pangakong lupa ng Diyos. Ganun din. Sakupin natin. Magsigaw tayo. Huwag tayong palibin sa kasalanan. Tayo na lang. Huwag po Panginoon, nakita namin kung paano po namin pinagtagumpayan ng Goliath. Hindi po sa amin lakas. Hindi sa amin pinakamataas at pagatog na kalakasan at tagumpay sa mundo ito. Hindi sa pinakamataas na reliyon, kundi sa pamagitan ng pagtitiwala sa pinakahamak at nilalait na tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo. Siya lamang ang sumunod sa kalooban ng Ama at siya lamang ang sumunod sa utos ng kautusan na kamatayan ang kapalit ng kasalanan. Totoo, Lord, na ibinuwis ni David ang kanyang buhay, si Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang siya'y mamatay at ang mga sumasampalataya sa kanya ay mabuhay. Salamat po nga. Nawa, magligtas kayo sa aming kalimitan. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.